tanong syempre para kay Joanna at kay Jello. For Joanna, kamusta ka? Sorry, hindi pala yun. For Joanna and Jello, ang tanong para sa inyo, ano ang pakiramdam na malapit na ngang mangyari ang One Dream? Excited and kinakabahan po. Excited na syempre magkakasama na po ulit kami sa isang stage and big event po siya for us and kinakabahan po kasi ang dami po namin inaaral na pyesa and syempre gusto po namin maging pulido po lahat kaya may kaba po sa amin. Syempre. Grabe, ang saya lang na hindi mawala talaga yung kaba. Kasi kahit ang tagal-tagal mo nang ginagawa yung trabaho mo, hindi pwede na para maging kampante ka. Kasi once na makampante ka, parang 'di ba, na-feel niyo ba yun na mas dun pumapangit yung ano, performance. Tama. 'Di ba totoo? Tama. Pero yung kapag 'di ba totoo, yung parang ha, kaya ko na yan. Yung parang may yabang kang ganun. Parang pagdating doon parang walang pumalakpak sa iyo, parang ah, hindi ko pala kaya. 'Di ba? Oo. How about Jello? Thank you, Joanna, baby girl. Para sa akin naman kasabay ng mga positive na emotions na nararamdaman namin. Hindi pa rin mawawala yung pagka-pressure kasi syempre malapit na tapos marami nga kaming inaaral and wala, kasabay nun is dapat maging happy lang talaga kami and enjoy namin yung bawat moment kasi minsan lang rin talaga ito mangyari sa amin. At ito ay simula pa lamang. Marami pa kayong mga tatahakin na mas malaki pa na mga stages, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa worldwide stage. Kasi sa galing na pinapakita ng binit ng BGYO, ang sarap ipagsigawan na produkto po yan ng Pilipinas. Diba? Opo. Kasi talagang yung effort nyo, kanina po mga kapamilya, gusto ko lang sabihin, before we start our One Dream Grand MediaCon, pinag-uusapan po na, MediaCon rather, pinag-uusapan po namin, kamusta? Paano na sa mga girls yung sa diet, if you have cravings, pag madaling araw, ganyan. Ang hirap kasi yung pagkain pala talaga nila galing sa nutritionist nila. Hindi sila pwedeng kumain ng basa-basa at lumagpas dun sa weight. Pero sa boys, medyo mas hindi ganun ka-strict kasi kailangan nyo namang mag-gain, diba? Totoo. Naku, parang malapit ko nang sabihin talaga sa mga nagtatanong kung sino talaga ang aking bias sa BGYO. Pero hindi ko sasabihin ngayon. Abangan nyo, baka mapilit ako later. Oo. Thank you, Joanna and Jello. Susunod, ito naman. Alamin naman natin ang kasagutan mula naman syempre kay Gwen, kay Stacy at kay Akira. Ang tanong, can you guys tell us about your preparations? Dahil alam naman naming lahat that this is going to be big. Yes po. Yung preparations po namin for this concert po is to the next level talaga kasi grabe po talaga yung mga to the next level to na. To the next level po talaga yung yes. Effort po namin. Talagang kahit pagod na po kami, kahit sukong-suko na kami sa mga runs ng bawat ng mga pyesa namin po talagang pinupush pa rin po namin yung sarili po namin para sound effect. Parang magkakaiyakan tonight. Ayun po. Grabe po yung binibigay po naming effort. Talagang kahit pagod po, kahit ayun, katulad ng sinabi ko po kanina, kahit sukong-suko na po kami sa ginagawa namin. Iniisip na lang po namin na this is gonna be our first ever concert. So talagang dapat maging worth it siya. Yeah. Bakit? Okay lang yung stage. Iiyak na ako! Emotional na siya. Okay lang yung stage. In fairness naman, okay lang na mapagod. Okay lang na pagpakiramdam. Okay lang yun. Okay lang yun. Oo. Diba? Laban lang pag napagod pahinga. Totoo. Waiter, isa nga pong wala. Parang tunog natin. Parang nasa ano tayong lounge. Oo. Susunod. Oo. Si ano naman? Si Stacy. Ay, tapos na po. Si Gwen. Sa akin naman po, bukod po sa physical and sa skills po namin, yun po, pinaghahandaan po namin. Pero yung puso po namin para dito, hinanda din po talaga namin. Kaya abangan niyo po yung concert namin. Taray, paano hinihahanda ang puso? Oo. Yung kapag ba ang puso ay nasaktan, kaya pa nitong muling magmahal? Wow. Background music. Hindi, iba yung background music. Parang, hey, darling. Hey, darling na yung Kemi, di ba? Oh, yes. Inaalay po namin tong concert na to for our loved ones and for the Blooms, of course. And sobrang... Blooms and Aces. And for ilang years, sobrang naghirap kami for this. Kaya we're so excited na mapakita na po sa inyo lahat ng pinaghirapan po namin. Bongga, ipasahin tama. Kayo.
Yes. Tamang-tama. Palakpakan naman natin sila. Oo. Yun yung lagi kong sinasabi kasi. Diba? Na hindi mo talaga pwedeng sabihin na, sus, mga puro naman pa-concert, puro pa ganyan-ganyan. Hindi pwedeng ganun. Kasi alam mo yung dugot pawis at effort, hindi naman mapupunta ang binit ng BGYO sa lugar kung nasaan sila ngayon. If not because they are exerting their efforts sa lahat ng bagay na ginagawa nila. They're very lucky kasi sila ang nandirito. Pero ikaw, if you're watching, tas gusto mo din na makamit yung katulad ng meron sila, wala kang ibang dapat gawin kundi gawin silang inspirasyon at sundan yung yapak na ginawa nila para ma-achieve mo din yan. Sweet tama. With an H. Tama. Kaya naman, Akira, susunod. Susunod? Ito ba yung bali? Akira, yes. Ikaw. Preparations po siguro na ginawa namin bukod po sa ano rehearsals po, syempre. Actually, galing po kami sa rehearsal kanina and ibang level po ng rehearsals yung mga ginagawa namin. Parang lahat po ng prods na magkakasunod, sabay-sabay po namin ginagawa. And mga preparations po na, for example, sa mindset namin na kaya namin to kahit sabihin mong sobrang daming kailangan aralin, and that magkaibang repertoire sa isang araw. Parang nakakahilo siya, nakakapagod at the same time. Pero hinahanda namin yung utak tsaka yung sarili namin for the concert po. Kasi alam namin magiging sobrang saya lang nun kapag nandun na kami. Kaya po, ayan, kakayanin namin to. Totoo. Yeah, push. Ang susunod na spell repertoire. Charing. Ang hirap ng repertoire. Next question po. Next question tayo. De, charing lang. Hindi parang talaga nakaka-happy. No? Yan ang isa sa dapat abangan eh. Diba? Kung ano yung maririnig natin at ano yung makikita nating performances. Susunod para kay Aya, Colette at kay JL. Ano ang nilook forward ninyo dito sa concert na magaganap? Kasi madalas ang tinatanong anong nilook forward ang mga fans. Kayo mismo na magpe-perform, ano ang nilook forward ninyo? Is correct. Abante kayo. Charis. Okay. So, yung nilook forward po namin sa concert is yung makapag-perform na po kami together. Kasi tanda ko yung last na performance namin together is nung... Last year Christmas. Last year, trainees pa lang kami. Tapos, yun nga. And Christmas special. ASAP. Ay, ASAP. Sorry. Christmas special. Pero yun, excited na kami na maipakita sa lahat ng supporters and sa family namin lahat ng mga pinaghirapan namin na performance. Na pinaghirapan namin na nag-training kami and lahat yon talagang ginawa namin na may puso and ayun, excited na kaming ipakita sa lahat ng yun. Lahat ng yun. And excited din po kami kasi aside po sa may mga makakasama kaming mga makakollab po namin, meron din po kami ma-experience po na live band, backup dancers. So, yes, yun po yung siguro isa sa pinakabago namin ma-experience Bini and BGYO po. Wow. Yeah. And maganda din po itong concert kasi parang it's a culmination of our talents, yung mga pinagdaanan po namin kasi we started as a group and especially napatapos na po yung year, so we're gonna end this year with a bang. Oy, ang bongga, no? Yeah. Abangan nyo yan. They will end this year with a bang. Diba? Ang taray. Ang saya-saya. Kaya alam ko, excited na rin lahat ng mga press at lahat ng mga invited natin ng mga vloggers and bloggers. Hindi lamang po mula dito sa Pilipinas bagkos hanggang sa international may mga makakapiling makakabonding tayo. Simulan natin yan, Justin! Simulan!